sa pagsiservisyo, project ko. Pera mo ba yan? Galing pa kami nag-misa, pangalawang misa ko ito. And then, sagul-sagul lang kay ahong nasturyaan kay na ay mga request nga para magsabta sa tanan through Tagalog. So sa ating ebanghelyo ngayon, sabi ni Kristo, huwag niyo itong ipagsabi sa iba. So 2 points na dapat nating i-contemplate ngayon. 2 points. Sabi niya, huwag niyo itong ipagkalat sa iba, huwag niyo itong ipagsabi sa iba, kahit sino. Bakit? Anong gusto ni Kristo? Not to glorify Himself. Not to glorify our good works. By sharing our good works, di ba tayo ang nag-glorify? Kaya nga sa huling banda sa ating prayer, glory to the Father. Glory to the Son. And glory to the Holy Spirit. So, kaya nga, yung mga nagawa ni Kristo, gusto niya, yan din ang mentality natin. Diba? Kung wala ako, hindi yan gagraduate. Dahil sa akin yan. Pero anong ginawa nila? Walang utang na loob. Yung kabutihan natin na tinutulong natin sa iba, hindi galing natin. Hindi atin yan. It is inspired by the source of the of goodness, of all goodness, the absolute goodness, who is God Himself. Binabasa ko yung angelology. Alam nyo, may tinatawag pala na angel illumination, angelic illumination, enlightenment. Yung mga anghel pala, yung mga higher angels, they have higher intelligence. They have higher knowledge to their inferior angels, yung mga baba lang na mga anghel. Alam niyo, nagtutulungan sila. Yung higher angels, no? Sinishare nila yung knowledge nila, no? The inferior angels can understand, but they don't have equal knowledge to the higher angels. Diba? 9 choirs of angels. Hierarchy of angels. Pero the angelic illumination, ito po, nagtutulungan sila. No? Through fortifying intellective power. Fortifying intellective power. Theological term po yan. Ano ba yan? Para mas strengthen yung mga inferior angels, no? They share their knowledge. Yung higher angels, dun ang meron silang universal conception of being. Malawak yung kaalaman nila. Universal. Greater than inferior angels. So ito, angelic illumination, by sharing their knowledge to the inferior angels, they strengthen their fellow angels by angelic illumination. Pero yung mga demonyo, wala doon. Paano ba ma-illuminate na they are darkened by their own will? Opposite po yun. Hindi po magbigay ng liwanag ang demonyo. Kadiliman! No. Sila ang hari ng kadiliman. How to illuminate. So it is contrary to their nature. Wala silang angelic illumination. Pero may illuminati. Pero they are angel of light. It is just a term. But they never represent their term. Amen? Illuminati. Illumination, di ba? Pero they don't have illumination. Anong ginagawa ng mga demonyo sa mga inferior angels? Inferior demons?
alam nyo, hindi nila sinishare yung knowledge nila, yung kapangyarihan nila, madamot sila. Greed. Why? What is their intention? According to our book, the book the author said, because they want to be served by other demons. And then they can manipulate the inferior demons. And not only manipulating the inferior mababa na demonyo, the hierarchy of demons din sila. Hindi na isi-share yung kaalaman nila. What's their intention? To dominate the inferior demons. Greed. So, ang mga demonyo, yung kaibahan sa anghel at ang mga demonyo. Mga demonyo, there's no angelic illumination. For the angels help one another. Kaya nga, yung single, yung guardian angel natin, kaya nga, by their communion to one another, to the nine choirs of angels, they have communion. They are united to one another. That's a reason why kung ang pamilya mo ay watak na, it is the footprints of Satan. So, dapat mabahala na tayo dyan. Amen? And then, 1 p.m., we will start the prayer of intercession, prayer of deliverance. Bawat isa ay deliverance natin. May 7 po akong exercise ngayon. So, itong humili ko ay katikisim na ninyo, pero maliit lang. Dahil marami kayo ngayon. So, and then, pupunta kami sa mga 4:30 lang ako. And then after my mass, mag-anointing of senses ako, anointing of the sick sa inyong lahat. Okay? And then mga exactly 12 to 12:15, mag-break tayo for lunch. Kakain tayo. Kung wala kayong dala, no, meron namang magtinda dyan sa tabi. No? And then exactly 1, magsimula na tayo. 1 to 4, 4:30, pupunta kami sa area. Donate ng 1.2 hectare para saan i-announce natin sa doon daro. Dahil hindi tayo matuloy sa isang basta, hindi tayo matuloy. Magbigay lang tayo ng official announcement sa sunod ng mga araw. And then, pupuntahan sa architect doon yung lugar para may master plan tayo at then i-present natin sa obispo. So, pasensya na kayo sa lugar dahil masikip. Bakit sumikip? Dahil dumami kayo. Saturday and Sunday, marami po ang pupunta dito. Dahil may misa tayo with the permission of our parish priest. Dahil ang iba ay maaga eh. Pero if God permit, no, araw-araw tayo magmisa dun sa ano, sa sunod natin na mga lugar. No? Dahil Eucharist is the greatest, we cannot, it is incomparable to our all devotion. Kahit tipunin ko yung devotion ninyo, hindi yan makatumbas, no? Sa Eucharist, sa banal na misa po. So ngayon mga kapatid, let us go back to the first bullet of the gospel. Don't glorify yourselves. Marami na akong nagawa sa baryo. At maraming temptation lalapit sa iyo. Sige, tumakbo ka na. Ikaw naman, marami ka namang nagawa. Ang ganda naman yung intention mo. Kalaunan, na-contaminate tayo dahil sa pera. And then, itagal ka na sa ano, sa pagsiservisyo, project ko. Pera mo ba yan? Bakit may pangalan mo? Si Kristo hindi ganun. Kung gusto mo, project ko, Barangay Anas, huwag mong isali yung pangalan mo. Glory!
glorifying myself. Example, kung nandito ngayon, no, ako din, mag-deliver, ako lahat mag-deliver sa inyo, ako lahat ang magbigay ng sacrament, ako lahat! It is glorifying myself. Diba? May pare naman kayo. Why leading all of you to the sacrament? Don't lead yourself to me. Why? It is glorifying Father Darwin. It is not the mentality of Jesus. I hope we can emulate. Ano natin? Ang Tagalog emulate? Masunod natin yung isipan ni Christ, not me. We are just servants of Jesus. We are just instrumentality of Jesus. We are not God. No. Diba si Pablo, nagpagaling, nagalayas ng demonyo, lumapit yung mga tao. Thank you, Lord. Yung Panginoon ay nagkatawang tao. Nandito na sila sa ating kapaligiran. Sa si Pablo, si Bernabe. Sabi ni Pablo, no! No, we are not gods. We are servants of God. We are not gods. Amen. Please don't glorify ourselves. Let us all to glory. Let us all together glorifying the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? Amen. So pag-share natin sa mga karanasan natin, let us delete the mentality that we are the center. We're not the center. Only Jesus is the center of the universe. Only God, not human being, not your own philosophy, not your own theological concept. It is Jesus. Even Jesus, He never glorified. He never glorifies Himself. No. Grabe si Christ na, no? Pero okay naman yung i-glorify ang kagalingan kay Diyos man siya. Diba? Yan ang ihubo na honor. Yan ang ihubo na sense of entitlement. I hope we will erase that sense of honor. Alam ako, ibaligya ako sa akong driver. Brother, sa may paboritong Father Darwin, ganahan siya o manok ko. Kanang nindot niya pagkaluto, ganahan siya inil. Yan, ang tanan ng kus nagluto. Nindot lagi kayo niyong suit, ano? Kaya mo may mong gusto. Ano, di ba mong tanan ako? Tungod sa mong driver, Father. Ang tinuod, o to'y ganahan sa akong driver. Pamutana ka rin. Are we glorifying ourselves of all the good things we have done? All our achievements, all our success. Are we glorifying ourselves? It is nothing. It is nothing. In all our achievements, in all our success, in all our accomplishment, glorify the Lord, not you. Amen? Amen. Akong wala ako, hindi tumabu yung pamilya ko. Dahil ito sa akin, dahil ako po ay martir. Kung wala pa ako. No. Mag-persever kapag without giving you the actual grace from God. All our goodness is not from us. It is from the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pangalawa, the second bullet. Pangalawa is, yung mga less fortunate sa ating lipunan, yung mga bulag, diba, less fortunate, insignificant. Diba, sasabihin nila, ultimo raman ni Father, driver mong kukabal-habal, Father. Ultimo ro ko. No. You are not ultimo. You are the most precious before the eyes of the Lord. Why? Why? Because we are all created
in the image and likeness of God. That's the reason why sinisikap namin, kahit hindi kami perfect, sinisikap namin sa team natin, we serve equally. Without special treatment. Nandiyan sa second reading, di ba? Kung maganda yung damit, may mga alahas, kung inuna mo yung ini-entertain, no? Anong kasalanan mo? Injustice. Bakit? Aluhu eh. Marami itong i-donate eh. So, kailangan uunahin natin ito. Yung mga mahihirap. Busy kami ngayon. Sorry. Marami akong inaatupag. Katulad ko, marami mga pare. Kung may mamatay na pobre, ay, blessing na lang yan. Wala na ano, Father eh. Hindi na ano, na balsamar. Wala silang pera. Nakakad ako, iyan na lang yan. I-bless na lang sa minister. Kung binipaktor sa parokya, mag-celebrate kami. No? Ay, injustices within our own ecclesiastical circle. Hindi gusto ng Diyos yan. It should be, let us promote justice. And by promoting justice, we glorify God, not ourselves. Amen? Because, sabihin mo yung katabi mo, you are the most precious stone before the eyes of the Lord. Kahit ganyan lang yung mukha natin. Amen! Amen! God is good! God is good! Rumble na yung sagot niya. God is good! Grabe! All the time! Siyempre! Bigyan natin papuri ang Diyos. Natutuwa ba kayo ngayon? And then, after sa keep in touch sa katikisip natin, araw-araw po nagkatikis po tayo from time to time. Sinisikap namin sa abot na makakaya namin na we offer our lives in the life of study. Walang tigil sa pag-aaral po. No? Para marami kayong matutunan. Yan lang ang ibigay namin sa inyo. Truth. Because the truth is the intellect's most precious possession. Anong katotohanan? The truth is the intellect's most precious possession. Kaya nga, yan ang ibigay namin sa inyo. The lack of truth can be catastrophic. Ano? The lack of truth can be catastrophic. Sample, ako, piloto ko. Nakapasa ka ba? Basta. Sasakay ka o hindi? Piloto ka ba? Basta. Self-proclaimed na piloto. Sasakay ba kayo sa self-proclaimed na piloto? Nag-aaral ako, nagbabasa ako. Paano i-on? Paano i-off? Sasakay kayo? Sa self-proclaimed na piloto? Yeah. Hindi. Ganun din. It has arrived to the absolute truth. Bakit? Maniniguro tayo. Yung sinusunod mo, baka ang pinopromote yung relative truth. Yung opinion ko, yung interpretation ko, yung sarili kong theology, yung sariling preference ko. Wag kayong maniwala sa tao niya. Let us anchor our lives to the absolute truth. And the absolute truth is God. And the Lord establishes His church. Now, the pillar and the foundation of truth. Ano si Pahan? The pillar and the foundation of truth. And then, I hope na lagi kayong nakikinig, no? Dagdagan yung pakikinig sa katekism. At hindi lang nakikinig. You should also read the books
of the Catholic Church. Ang dami na. While nagbabasa ako kagabi, 11:30 na ako, natatapos. Wow! Lagi lang ako, wow! Hanggang mamatay ako, lagi lang ako, wow! Grabe, the mystery. We can enjoy the mystical beauty of the truth. Grabe na. Compare mo sa iba, superficial yung theology nila. But the theology of the Catholic Church is death. Infatomable. Hindi natin kayang mapag-aralan sa half-day lang. Half-day lang yung sinishare namin sa inyo. Kung na-inspire lang kayo sa half-day, lalong-lalo na sa buong buhay natin. Amen? Amen.